araw at lalo na po dun sa mga kasama natin na nakatunghay ngayon sa ating Facebook Live. Ito po ay isang media forum na pinatawag ng Stop the War Coalition. Stop the War Coalition Philippines. Ito po ay para sa pag-aanunsyo no, ng mga aktibidad kaugnay ng Pandaigdigang Araw ng Pagkilos laban sa genocide or the Global Day of Action Against Genocide. Ito po ay sa darating na February 17. So, ito po ay sa pamamagitan ng Stop the War Coalition. So, ang Stop the War po ay binubuo ng mga organization, people's organization, mga political movements, multi-sectoral formations, individuals na naninindigan laban sa militarismo at gera at yung participation or support din ng Pilipinas sa ganitong mga aktividad. So, ang magiging pong flow po natin, kung nakikita nyo po, meron po tayong mga tagapagsalita na nasa loob ng Zoom, sapagkat po ito pong ating kilos para sa February 17 na hindi lamang po sa National Capital Region. Ito po ay merong mga kaugnay na kilos sa iba pa pong bahagi ng bansa. So, yun po yung kanilang i-announce later on in the program. So, yun. So, magsisimula na po tayo. Ibibigyan ko lang po ng mabilis na hagot sino pong ating nasa hapag ngayon dito at yung nasa Zoom. Ang ating pong kasama ngayon ay magsasalita, mga tagapagsalita from Amin and Bangsa mula po sa Lakas, Kilusan, Peace Women Partners, Youth for Nationalism and Democracy, and yung SPARC. No? Okay. So kung alam po natin na of course na papatindi yung hostilities, no? Mula pa, hindi naman po nagsimula yung problema noong October 7, pero papalala na po. Sapagkat umaabot na po yung pag-atake sa mga natitirang tinatawag nilang safe na zone, pero hindi po talaga siya safe. Kaya po kasabay nung Super Bowl, kung kayo po ay nakatunghay sa football o mahilig sa football noong nakaraang araw, ay inatake na po ang Rafa. Ang Rafa po ay sinusulingan or refuge to 1.5 million po na mga Gazans or Palestinians. So, alam po ng mga nagsagawa ng pag-atak, which is the Israel Defense Forces, na napakarami pong civilian na tatamaan ng anumang any military action sa Rafah, especially at this point in time. Kaya po, ayun. So, bakit po natin inaon siya sa February 14? Kasi mo, pag inisip niyo po, hindi pa po ba sapat ang 100,000 na broken hearts and broken lives? Kasi yun na po yung ating death toll ngayon. So, hindi ko na po... Okay, so, yun. Una ko po muna tatawagin yung ating mga kasama sa Zoom. Nakalimutan ko pa ipakilala. Ang kasama po natin sa Zoom ay representatives mula sa Cebu. Na kasama po natin si Teodina Vera from FDC Cebu at saka si Elimeline Aliviana from Kilusan Cebu. Nandun din po ang representative from Negros na si mula sa BNP sa Negros na si Trisha Cabanillas, si Trisha Shine Cabanillas, siya po ang spokesperson ng BNP Negros. Meron din po tayong okay, so yun po ang ating initial na mga kasama sa Zoom at ilan pa pong mga kaibigan na sa media. Okay, so hindi ko na po matatagalin, ibibigay ko na po yung hapag sa ating mga tagapagsalita. So, tawagin ko po muna sana based sa ating program, yung